May mga naniniwala na ang ating daigdig raw ay may iba't ibang dimensyon at ang bawat isa raw sa atin ay nabubuhay sa mga dimensyong iyon sa iba't ibang pagkatao. Maaring sa dimensyong ito ay isa kang doktor at sa kabilang dimensyon naman ay isa kang guro. Gayunpaman, wala pang nakapagpapatunay o makapagpaliwanag kung gaano kaposible ang ibang dimensyon o mas kilala sa katawagang parallel universe. May mga taong nakaranas na raw na makapunta sa parallel universe at meron ring mga galing naman rito. Kilalanin natin ang ilan sa mga taong ito. Bagong lahat ay huwag kalimutang mag-like sa video na ito at mag-subscribe sa aking channel. Number 3, ang lalaking galing sa lugar na di matukoy sa mapa. Ang taon ay 1954, buwan ng Hulyo sa bansang Hapon. Sa Haneda Airport o kilala rin bilang Tokyo International Airport, hinarang na immigration ng isang lalaki. Balbasarado at mukhang Europeano ito. Pranses ang kanyang lingwahe pero marunong rin siyang mag-Hapon at iba pang mga salita. Walang kakaiba sa kanyang itsura subalit isang bagay ang tumawag ng pansin sa mga opisyal sa lugar. Ito ay ang kanyang passport. Mukha namang tunay ang kanyang passport subalit ang lugar na nakasulat rito ay di matukoy ng mga taga-immigration. Hindi pamilyar ang lugar na ito at di rin nila matukoy kung nasaan ito sa mapa. Ang pangalan ng lugar ay Taurid. Ayon sa lalaki, matatagpuan ng lugar na ito sa pagitan ng mga bansang Pransya at Espanya at 1,000 taon na ang sibilisasyon rito. Itinuro niya ang eksaktong lokasyon nito sa mapa subalit ang nakasulat doon ay hindi Taurid, ang naroon ay isang maliit na bansa na tinatawag na Andorra. Nagtaka at nairita ang lalaki nang mapansin na hindi Taurid ang nakalagay sa mapa. Pinanindigan niya na totoo ang kanyang mga sinasabi. Nanatili ang lalaki sa isang silid sa hotel at di siya maaaring lumabas habang sinasagawa ang investigasyon sa kanyang pagkatao. May mga gwardiyang nagbabantay sa pinto upang di siya makatakas. Kinaumagahan, laking gulat ng mga opisyal nang binisita nila ang silid na kinaroroonan ng lalaki. Tila naglaho na siya kasama ang kanyang mga papeles at mga kagamitan. Di malaman kung paano siya nakawala sa gwardiyadong silid. Pinaghanap siya ng mga opisyal at otoridad subalit di na siya nakita pang muli. Ang istoryang ito ay kumalat at nailathala sa iba't ibang mga aklat subalit walang matibay na ebidensya na talagang nangyari ito. Number 2, Jofar Vorin. Taong 1851 sa Frankfurt, Germany, tumawag ng pansin ng mga otoridad ang isang estranghero. Mukhang naliligaw at iba ang kanyang lingwahe. Nakapagsalita siya ng Aleman, ngunit di siya maalam dito. Nang tanungin ng otoridad, nagpakilala ito sa pangalang Jofar Vorin, na galing sa bansang Laksaria. Ayon sa kanya, ang bansang ito ay nasa isang bahagi ng daigdig na tinatawag na Sakria. Pinaliwanag pa niya na ang mundo raw ay nahahati sa iba't ibang bahagi, ang Sakria, Aflar, Astar, Oslar at Yuplar. Tila maihahambing sa iba't ibang kontinente ng mundo ang kanyang mga sinasabi. Mayroon rin siyang relihiyon na tinatawag ni Ispatian na ang sinusunod raw ay doktrina ng mga Kristiyano. Naglakbay siya upang hanapin ang kanyang kapatid na lalaki na matagal na niyang di nakikita. Subalit nawasak ang barkong sinasakyan niya at di na niya matukoy ang lugar na kinalalagyan niya. Dinala ng mga otoridad si Jofar sa siyudad ng Berlin na kapital ng Germany para sa karagdagang panayam. Di tulad ng lalaking galing sa Taurid na naglaho ng parang bula, nakumbinse ni Jofar ang mga otoridad sa Berlin kaya hinayaan na siyang makalaya ng mga ito. Subalit, hindi na naisa publiko ang nilalaman ng naging panayam sa kanya sa siyudad ng Berlin. May mga naniniwalang ang tinutukoy niyang lugar na Sakria ay ang Sakria sa bansang Turkey at maging ang lingwahe ni Jofar ay hawig sa lingwahe ng mga tao doon ng panahong yun. Gayunpaman, nailathala pa rin ang kanyang storya sa mga libro at madalas rin siyang gawing halimbawa sa mga usaping patungkol sa teleportasyon at parallel universe. Number 1, Carol Chase McElhenney.
Di tulad ng mga una kong nabanggit na mga taong galing sa parallel universe, si Carol naman ay tila nakatawid sa portal ng kabilang mundo. Nangyari ito noong buwan ng Marso taong 2006. Nagmaneho si Carol papuntang Perris, California upang manood ng isang dog show. Mahigit isang araw siyang mamamalagi ron. Sa kanyang biyahe ay madadaanan niya ang Riverside. Ito ang lugar na pinanggalingan ng kanyang angkan. Dito rin nakalibing ang kanyang lolo at lola. Bata pa lang siya ay madalas na nilang bisitahin ang lugar. Tumira rin siya dito matapos ang kolehiyo, kaya kabisado niya ang lugar na ito. Dumiretso si Carol sa Perris, nag-check-in sa hotel at nanood ng dog show. Kinabukasan, naisipan niyang dumalaw sa Riverside at bisitahin ang puntod ng kanyang lolo at lola. Nang marating ang Riverside ay tila ibang lugar ang tumambad sa kanya. Iba na ang mga bahay, subalit pareho pa rin ang mga numero nito. Naisip niya na baka giniba ang lahat ng bahay at muling tinayuan ng panibago. Subalit, hindi mukhang bago ang mga bahay na ito, maging ang estilo ay hindi moderno. Pinuntahan niya ang kalye na kinaruroonan ng dating bahay ng kanyang lola. Nawala ang bahay ng kanyang lola, maging ang bahay ng kanyang tiyuhin sa tabi nito ay nawawala rin. Tulad ng nasaksihan kanina, ibang-iba na rin ang mga nakatayong bahay rito. Naglibot-libot pa siya at pinuntahan ang sementeryo. Maging ito ay naglaho rin. Lote na natatakpan na makakapal na damo na lamang ang kanyang nadatnan. Kahit papaano naman ay may nakita siyang mga gusali na pamilyar sa kanya. Tulad ng mga paaralang Riverside City College at Central Middle School. Ayon sa kanya, mayroong mga lugar na mukha namang tama, subalit ang karamihan ay lubhang nagbago. Ang isa pang lugar doon na tinatawag na University Avenue, kung saan dapat nakatayo ang mga establishmento sa lugar tulad ng mga restaurant, bangko, hotel at mga kumpanya ay naglaho rin. Ang naroroon lamang ay mga bahayan ng mga mahihirap. May mga tao sa lugar na iyon. Naisipan niyang magtanong ngunit naunahan siya ng takot at gulong-gulo ang kanyang isip sa nasaksihan. Nilisan niya ang Riverside at bumalik sa Perris. Natatakot pa rin siya na baka ganun din ang kanyang datnan sa lugar tulad ng naranasan sa Riverside. Nang marating ang Perris ay normal naman lahat. Makalipas ang ilang taon ay pumanaw ang ama ni Carol. Nakatakda itong ilibing sa Riverside, sa sementeryo kung saan nakalibing ang kanyang lolo at lola. Muling pinuntahan ni Carol ang lugar para sa libing ng kanyang ama. Bumalik na sa normal ang lahat. Pamilyar na muli ang mga bahay na kanyang nadatnan. Naroon rin ang bahay ng kanyang lola, maging ang kanyang mga kamag-anak. Nadatnan rin niya ang kanyang mga pinsan na inaasahan niyang makita. Di maintindihan ni Carol ang nangyari sa kanya. Naniniwala siyang ang nasaksihan niya noon ay ang bersyon ng Riverside sa ibang dimensyon. Marami sa atin ang naniniwala sa katagang to see is to believe. Kung totoo man ang mga kwentong ito o gawa-gawa lang, di natin maikakailan ang mundo ay puno ng misteryo. Sana'y naibigan niyo ang aking kwento. Muli ay huwag kalimutang mag-like sa video na ito at mag-subscribe sa aking channel.